Hello Gemini, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ito po ang inyong daily messages for June 28. Ito po ay para sa lahat ng Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. General reading po ito. Ayan, ito mag-resonate sa lahat. Kunin niyo lang po kung ano yung sasakto sa inyong sitwasyon. Maraming salamat po sa inyong muling pagbisita sa ating channel. Sa inyong pag-subscribe at sa inyong mga nakaka-inspire na comments, maraming salamat. Kung bago po kayo dito, welcome po. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo para updated kayo sa mga readings. Thank you. Naway lagi kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa inyong lahat. Gemini, good fortune. No, actually, great fortune ang sinasabi nito. So, tignan mo, napakadaming biyayang parating sa inyo. Lumalabas dito sa gold vessel, gold na four-leaf clover, which represents also good luck and fortune. Tapos, may mga alahas, may mga gold coins. Oh my God. So, ang daming kaperahan na to. This is a massive wealth na maaring dumating sa inyo, Gemini. No? So, align yourself with this great fortune energy. Dahil you never know, nandyan na pala ang malaking kaperahan na yan, Gemini. Maaring swerte yan din sa iba pang areas ng buhay ninyo. Maaring swerte din yan sa relationship, sa pamilya, sa trabaho, sa career, no? Maaring ganun din. So, we have mature woman. Maybe you are dealing with a mature woman, no? Gemini. We have lovers, no? Maaring yung ano ninyo, yung love, yung relationship. Maaring yung ka-relationship ninyo dito, Gemini, is a mature woman, no? Maari din na as a mature woman is ano, having a great influence sa inyong relationship, no? Maaring ganun din. So maaring ano to, maaring in-law mo siya, maaring auntie mo siya, maaring mom mo, grandma mo, maaring ganun, no? This is someone na has a great influence on you and in your relationships, no? So yun din ang aking napipick up for some of you. Maari din, Gemini, ng iba sa inyo ngayon is entering a new romantic relationship, no? Maari din na may mga decision making na kailangan gawin ngayon si Gemini, which is linked to your relationships din. So maaring ganun. Message, yan. Woo! Maaring may mga mensahe kayong parating dito na may kaperahan na kayong dadating. Yay! So maaring, nako, baka maimbitahan na kayo dito na i-claim nyo na yung panalo. Maaring yun ang sulat, no? Kino-congratulate kayo na nanalo kayo sa lottery. Maaring ganun, pinapaalam sa inyo na yung tinayaan ninyong numero ay winning number. Maaring ganun ang ganap. That's exciting. We also have high honor. Ayan. So, yung high honor na to, no? This is really good energy in terms of career, no? Kasi maaring ano to, maaring promotion ito na may bigay sa inyo. Maaring promotion, maaring pay raise, scholarship, maaring ano to, public recognition, maaaring din ganon. Maaaring may financial reward din ito na maibigay sa inyo, no? Gemini, maaaring si mature woman, maaaring siya yung magbibigay sa'yo ng recognition na to sa trabaho, sa career ni Gemini. So, maaaring ganon din ang ganap dito, no? Tingnan natin kung ano pa. Maari din na yung message na to na ma-receive ninyo is about dyan sa promotion, no? Maaring may letter talaga, formal letter na maibigay sa inyo dito na maaring nag-o-offer sa inyo ng pag-level up ng inyong position sa trabaho, or maaring ang message na to is ito na yung sulat na ino-offeran ka ng scholarship, yung mga ganon. So, that could be as well. Ganyan. We have change. Ayan. So, maraming pagbabagong maaring maganap dito, no? It's maybe because of this great fortune, Gemini. Maaring itong great fortune na parating sa inyo, yan ang magbubukas na maraming pinto para sa iyo. Kaya naman marami ang pagbabagong mag-unfold sa buhay ninyo, no? Maraming magtatapos at maaring maraming magsisimula dito, no? Maaring may mga isasara kang pinto dito sa buhay ninyo, whatever is not
serving your best interest anymore, no? Dahil maraming magbubukas na pinto para sa iyo, hatid ng great fortune na yan. So maaring yung great fortune na yan is wealth, maari din na sa trabaho, swerte sa trabaho, sa career, sa negosyo, no? Maaring ganon. Change of place of residence is very imminent dito for most of you Gemini. So maaring may mga maglilipat bahay dito, no? Maaring mag-acquire ng bagong bahay, bagong tirahan ang iba sa inyo dito. Maari din na this is change in position sa trabaho. So maaring may mapopromote talaga ang iba sa inyo, or maaring malipat ng department, maaring malipat kayo ng opisina. Maari din ang iba sa inyo dito ay may mga pagbabago sa relationships, no? Relationship dynamics, ganon. Maaring may pagbabago sa pamilya, maaring may mga additional person na papasok sa pamilya, no? Maaring may mga ganon din ang ganap. So may mga i-welcome siguro kayo na new members in the family. So Gemini, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ito po ang inyong this is your daily reading for June 28. Ito po ay para sa lahat ng Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. General reading po ito, kaya hindi ito mag-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano yung sasakto sa inyong sitwasyon. Maraming salamat po sa inyong muling pagbisita sa ating channel, sa inyong pag-subscribe, at pati na rin po sa inyong mga nakaka-inspire na comments. Maraming salamat. Kung bago kayo rito, welcome po. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo para updated kayo sa mga readings natin. Thank you. Naway lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa lahat. Una mensahe ni Libra. We have lovers. Ayan. So maybe, yung focus ng iba sa inyo dito, Libra, is your relationships. No? Maring yun. Maari din ang iba sa inyo dito is having a, or facing a decision making, no? Na link sa inyong relationships, no? Maaring ang iba din sa inyo dito is entering a new relationship. Ayan. So, maaring papasok kayo sa isang romantic relationship dito for some of you kung single ka pa. Libra. We have message. Ayan. So, maaring yung mensaheng yan ang mga, ayun yung sigurang pagdi-decisionan ninyo, no? Maaring yan ang pinag-iisipan ninyo ngayon regarding a decision making. We have change. May mga pagbabago sa inyong relationships. Ayan. So, maaring relationship dynamics ang involved dito na maaring kailangang mag-adjust, kailangang baguhin. Maaring ang iba din sa inyo dito may place of residence na pagbabagong magaganap, no? Maaring maglilipat bahay ang iba sa inyo dito, maaring may journey, no? Maaring may travel involved dito ang iba sa inyo, Libra. Maari din na mag-i-end na yung kontrata ninyo sa tinitirhan ninyo, kaya kayo ay maglilipat na. Maari din ganoon. So maaring yan ang mga ibang subject ng iyong pagdi-desisyonan dito, no? It's about tirahan, maaring pagle-level up ito ng relationship, maaring ganun ang pagdi-desisyonan ninyo dito, no? Maaring ang iba sa inyo dito nag-iisip na mag-level up na ng iyong commitment, mag-asawa na, magpakasal na, maaring ganun, magsama na sa isang bahay. Maaring ganun, ano? Ang ganap dito, yun ang aking mga nakukuhang mensahe. We have main, female, maaring kayo yung merong concern dito. Or maaring kayo, yung merong kinakaharap na pagdi-decision dito in terms of your relationship. What else? We have wealthy man. Ayan. So maaring si wealthy man ang involved dito sa inyong relationship. Maaring si wealthy man ang iyong person, no? Maaring si wealthy man ang iyong person, at maaring sa mga pagbabagong itong magaganap ay maaring this is business related, no? Kasi maaring si wealthy man is a business person.
Maaring business person ito si ano mo, si asawa mo or commando partner mo, boyfriend mo, at maaaring marami kayong kailangang pag-usapan, maraming kailangang pag-desisyonan because maybe si wealthy man is moving out of the country, maaaring si wealthy man is moving out of the house ninyo kung magkasama na kayo sa bahay because maybe dahil sa negosyo or maybe dahil sa kanyang katayuan sa trabaho, maaaring mapopromote siya, maaaring malipat siya ng ibang lugar, di ba? Ibang opisina, kaya siguro that is ano, something na kailangan pag-usapan talaga ninyo bilang couple. So we have unexpected income. Yay! Maari din Libra na yung pagbabagong ito is about sa inyong kaperahan, no? Maaring yung pagbabagong ito is because your kaperahan ay yung wealth ninyo ay madadagdagan dahil dito sa unexpected income. So definitely that is going to create some change sa inyong financial landscape, no? Kaya maari talaga na maraming ganap dito si Libra. Maraming kailangan pag-isipan, kailangan pag-desisyonan, may mga diskarte din kayong gagawin dito dahil meron tayong unexpected income. So maaring maaring kailangan din ninyo ditong mag-travel, no? Panay travel siguro ang ano na to, ang trabaho nito na pagkukuhanan ninyo ng additional income dito, Libra. So, ang daming ganap dito kay Libra na kailangan niyo talagang pag-isipan at pag-desisyonan. So, Libra, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensahe ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ito po ang inyong daily messages for June 28. Ito po ay para sa lahat ng Aquarius, Sun, Rising, and Venus signs. General reading po ito, kaya hindi ito mag-resonate sa lahat. Kunin niyo lang po kung ano yung sasakto sa inyong sitwasyon. Maraming salamat po sa inyong muling pagbisita sa ating channel, sa inyong pag-subscribe, at pati na rin sa inyong mga nakaka-inspire na comments. Maraming salamat. Kung bago kayo dito, welcome po. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo para updated kayo sa mga readings natin. Naway lagi kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking langing dasal para sa inyong lahat. Aquarius, change. Ayan, maraming pagbabagong magaganap dito kay Aquarius. Maaring ano to, libat bahay, maaring magmamigrate ng iba, maaring lilipad na sa ibang bansa ang iba sa inyo dito, Aquarius. Change of place of residence, change of job, no? Maaring trabaho overseas ang pupuntahan ninyo sa biyaheng yan. Maaring kayo ay bibisita sa inyong anak, no? Maaring may mga siguro galing kayong abroad at uuwi kayo to visit your children, no? Maaring ganun ang ganap, visiting your family, maaring ganun. Maaring dadalhin nyo na to, yung anak ninyo, pabalik sa abroad. O maaring kayo yung magagaling sa abroad, nandiyan kasama ninyo ang bata at maaring iuuwi nyo sa Pilipinas. Maaring ganun din ang ganap. No, this is also signifying new beginning, no? So maari talaga na mayroong mga pagbabago dito, may mga transition na mangyayari sa ibang parte ng buhay ninyo, Aquarius, no? Dahil meron tayong new beginning energy, magsisimula kayo ng bagong buhay sa ibang lugar, maaring ganun sa ibang bahay, ibang lugar, ganun. At ang iba sa inyo, maaring namumroblema, no? Nakakaranas ng overwhelming stress, ang dami ng iniisip, ang bigat ng nararamdaman, no? That could be related sa trabaho, no? Maaring ang iba sa inyo nawala ng trabaho, maaring maagang natapos ang kontrata, kaya uuwi na, maaring ang iba sa inyo nabawasan ang oras sa trabaho, maari din ganun, no? Maari din ang pinoproblema ninyo is about your children. Maari nag-aalala kayo sa inyong mga anak dahil
maaring hindi ninyo kasama ang inyong mga anak, nasa ibang lugar kayo, nasa ibang lugar din ang inyong mga anak, kaya nag-aalala ang iba sa inyo dito, Aquarius. So what else? We have pathway. Ayan. So may pupuntahan talaga kayong bagong lugar dito, Aquarius. Maaring ang pick up ko dito, no, maaring kung saan man kayo papunta dito, Aquarius, kung saan man kayo magta-travel, I feel na this is yung ano ninyo, ito yung pangarap ninyong lugar na puntahan, no? Kung saan man kayo patungo ngayon para magsimula kayo ng bagong buhay, maaring ito yung dream place talaga ninyo. Or maaring yung trabahong pupuntahan ninyo is your dream job. Maari din ganun. Definitely, there is a new beginning dito. New beginning. Bagong lugar, bagong trabaho, bagong environment, bagong mga kasama, bagong titirahan, bagong place of residence. So, we have yes. So, definitely, trabaho ang pupuntahan ninyo. No? Maaring, talagang nagsikap kayo para makuha nyo ang opportunity na to. Talagang, you work hard on this one para makamit talaga ninyo, ma-reach talaga ninyo yung puntong ito, no? We also have courtship. Ayan. So, number 4, maaring yung relationship na to din ang inyong problema ngayon, no? Maaring yung person ninyo dito ang inyong iniisip, ang inyong problema. Maaring ano to, stressful na relationship ito na nararamdaman ko dito. Maaring stressful ito para sa inyo, no? Maaring may mga ano dito, may mga complications ang relationship mo with this person. Kaya siguro na i-stress ka, na sumasakit ang ulo mo dahil maaring mahal mo yung tao, pero you might need to do some sacrifice dito, no? Para sa ikakasaya ng lahat, sa ikakabuti ninyo, maaring ganun, no? So, I feel na ano to, na-stress kayo, pagod kayo dito sa situation na to, no? Maaring napapagod kayo sa relationship na to. So, yun ang, yun siguro ang pinag-iisipan ninyong mabuti, what are you going to do, no? In cases like this, unang-una pala, Aquarius, this is not going to resonate with everyone. So, kung ano lang sumasakto sa inyong sitwasyon, yun lang po ang kukunin ninyo, okay? And sa ganitong sitwasyon na medyo, you know, na-stress na kayo, kung hindi ninyo alam na kung anong inyong gagawin, you're not sure of what you're going to do best, always check in with your intuition, Aquarius. Yun ang makakatulong sa inyo, no? Kasi yung intuition natin, bulong yan sa atin ng divine universe. Kung ano yung divine guidance niya sa atin, that comes in a very subtle way na dumadaan yan sa ating intuition. Okay? Kaya doon kayo sumandal sa iyong intuition. Pakinggan ninyo ang bulong ng iyong gut instincts dito, because yun ang makakabuti sa inyo. Yun ang maghahatid sa inyo sa tamang desisyon. Okay? So, Aquarius, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.